Ito na ang aking sorpresa dito sa Good Morning, kapatid. Pwede na, pwede. Java, Java chip para sa mga. Ay, nako. Always happy to have you here. Ang ating special guest na corgi na baby na Java. 3 years old to. Birthday niya no August 19. Ah, happy birthday. Yeah. Pero hindi siya ang bida for today, kaya galit siya. Bumama. Ayan, nabibisi ito. Galit siya ngayon. Dahil ngayong umaga, tulad niya, hindi rin maipagkakaila, eh winner naman ang ating bisita ngayon. Nako, Gretcha, sin literal na winner dahil natalo lang naman niya ang mahigit sa 1,000 nagkagandahang aso sa World Dog Show ngayong taon. Ito, fresh from competition abroad dito sa Good Morning, kapatid, ang kanyang first TV guest. Welcome na natin ang kinikilalang number one Pembroke Welsh Corgi sa bansa at ang Philippines' first world winner sa World Dog Show. Katropa yan ni Java. Eastern Promise of Hangaram. Ah, ang ganda ng pangalan niya. Ang palayaw, si Dalbo. Hello! Dalbo! Kasama niya. At kasama siyempre ang kanyang fur daddy na Sir Wency Villanueva. Good morning, Wency. Sir Wency. Congratulations, Thank you so champion. Much. Thank you so much. Ang galing. Grabe. Grabe. Okay, kwentuhan mo kami tungkol dito sa competition na to. World champion na si Dalbong sa anong kategorya? Actually, anong mga criteria? Yeah, this one is what we call confirmation show or dog show. Mm. So, itong event na to, ginajudge dito yung mga dog based as breed standard nila. Kumbaga, kung sino yung pinaka-close doon sa breed standard, sila yung pinaka-malaki yung chance na manalo. Mm. So, chinecheck dyan una yung structure. Sige nga, pakita mo nga sa amin. Yeah, yung like, for example, even yung judges, nakastock yung dog, itatouch nila yan yung top line, lahat yung chest, and chinecheck din, kailangan kompleto yung ngipin, so kailangan chinecheck. And yung shape ng eyes, yung parang ear set. Beauty pageant. Yes, it's like a beauty pageant para sa mga aso. So, kaya ginagawa din naman yung dog show is to promote the preservation ng breed and yung integrity ng breed manatili. So, parang classic corgi. Yes. Yan yun dapat. Yung prototype ng corgi, kailangan ma-preserve natin siya. Kasi Dalbong smile-smile siya. O, paano mo na gagawang ganyan yung kanyang disposition? Sa training ba yan? O sa talagang natural sa kanya? Kasama na po dun yung magandang temperament ng aso and yung proper banding and training namin ng ni Dalbong. Ito, nakikita natin tumatakbo yung mga corgi. May alam bang trick si Dalbong yan. At meron ba kasama ba yun sa competition yung talent portion ba? And actually, yung confirmation show kasi parang ano siya eh, yun nga parang beauty pageant, wala siya yung mga tricks na ganyan. Yung ang tawag dun is like agility, yung mga tricks. So, meron din siyang separate na event para sa mga ganong dogs. Etong kay Dalbong is, ay, kung makikita nyo, parang nag-run kami. Sine-check dyan yung movement. Movement ang pwede. Pero ano klaseng paghahanda, Wency, yung kailangan dyan? Kasi parang beauty, pag beauty pageant, di ba, kailangan magda-diet sila. Yeah. May itong anong training sa inyo ba? Anong kailangan? Tama po kayo, may diet po. Proper diet. And kailangan healthy yung dog. And training. So, kailangan may band together with the handler since ako yung nag-handling sa kanya inside the competition. We do a lot of bonding talaga. Kailangan ba may exercise yan? Actually, meron siyang sariling treadmill sa bahay. Sa kanya lang yun. Yes, meron. Kasi pag maulan, katulad ngayon, medyo maulan pa. Mamaya pag uwi namin, magte-treadmill siya. Ano ba yun? Like, pwede bang masubukan ko? Like 20 ba? Minutes 20 per day. Araw-araw. Yes. 20 minutes sa treadmill. Enough na po yun. Alam mo kung saan ako pinaka-impressed? Kasi di ba pagka-corging, alam natin dyan, European. Yung kay Queen Elizabeth, tinalo ni Wency yung mga European entries, di ba? Yes. Ang galing-galing. Sa tingin mo, paano nag-stand out siya, no? Si Dalbo? I think yung pagiging unique niya as a dog, I think, tsaka nakita nung judge siguro yung band namin together, nag-shine talaga siya, and yung preparation talaga namin, kasi pumunta kami talaga ng Switzerland, kasi from the Philippines, we came there, prepared talaga kami. Mm-hmm. So, niready namin lahat, yung mga grooming, condition ng aso, and yung training, syempre. So, I think, na-appreciate lang talaga ng judge yung beauty nung ni Dalbong. Kaya siya yung napili. And hindi ito ang first award niya. Winner dog ito si Dalbong. Yes, actually, Dalbong is the current number one Welsh Corgi Pembroke in the Philippines this year. Wow, grabe. And last, 2 months ago, we won Best in Show in Impact Thailand. The biggest dog show in Thailand. Wow!
Yes. Actually, parang naman. Si Gretchen, aliw na aliw na rin kay Dalmang. Nagtampo na si Java. Ayaw na pumunta ni Java dito. Ang gulo ng aso ko eh. Hindi, ano bang advice mo sa akin bilang isang corgi owner kung sakasakali gusto ko sumali din sa World Championship? Yeah, that's good kasi gusto namin ma-encourage, ma-ano na yun, sumuporta din yung iba. Mm-hmm. Magkaroon ng, alam mo, lakas ng loob na mag-compete din katulad ng ginagawa anong namin. Assessment mo sa aso? Patay tayo. Lalaban ba yan? I think kailangan lang ng konting diet. May specific weight. Yeah, kasi ito. Ang sabi, kailangan mo raw mag-diet. Panay-tulog kasi ito eh. Panay-tulog. Kailangan lang ng konting diet, pero napakagandang aso. Napakaganda. Nice. Dave, kailangan paano i-maintain yung buhok niya dito sa ilalim? That's why. Meron tayong mga shampoo na ginagamit na para sa kanila na pwedeng gamitin. Ilang ligo kada linggo? Actually, ang sa corgi po, much better po na maligo sila ng twice a month lang. Oh! Twice a month? Kasi ang corgi kasi, herding dogs yan. So, the more na mas pinapaliguan natin kasi yung mga herding dogs, mas nagla-less yung coat nila. Meron kasing oil yan sa sarili na. Mas maganda, brush. Okay. Yung pin brush gamitin natin para mas maging fluff yung hair nila, mas healthy tingnan. Sige, abangan mo ako, lalabanan ko yun sa Dalmo. Maraming salamat. Papunta ka na doon. Congratulations ulit. Thank you. Thank you, Dalbong. Thank you, Wendy. Mga kapatid, Gretchen Ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.